Hey, what's up, Ethical Nation? This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung saan ka nga ba makakakuha ng maraming prospects para sa business mo. So, pag-usapan natin una is yung facts. Okay, facts. Kung sinasabi mo na nauubusan ka ng prospect, ibig sabihin merong mali sa ginagawa mo or sa mindset mo. So mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yung facts kasi sobrang dami ng prospects. Dito pa lang sa Pilipinas, okay, wag na tayong lumabas ng ibang bansa. Dito pa lang sa Pilipinas, sobrang dami ng prospects. Sa totoo lang, unlimited. Okay, sobrang dami. So based on my experience, sa 6 years ko sa network marketing, hanggang hindi pa rin ako nauubusan ng prospects. Okay, hindi pa rin ako nauubusan ng prospects. Pero alam ko yung pakiramdam ng sinasabi nyo na nauubusan na ng prospect, wala nang makausap, di ba? Alam ko yung pakiramdam, mamaya explain ko kung bakit ganyan yung nararamdaman mo. Pero pag-usapan natin itong facts na sinasabi ko na sobrang dami ng prospects. Dito pa lang sa Pilipinas, napakarami. Sobrang dami, hindi mauubos, hindi natin kayang ubusin. Kahit tayo pang lahat ng networkers ay magtulong-tulong, hindi natin mauubos. According sa statistics ng DOH, okay, merong pinanganak noong 2001 na 1.7 million na babies. Okay, so bakit 2001 yung ginamit ko? It is because it's already 2019. So ibig sabihin, kung nakasurvive yung mga babies na yon, which is I know hindi, okay, mayroong mga nawala doon. Ibig sabihin, ganong karami, sabihin na natin kalahati lang, okay, sabihin na natin kalahati lang yung nakasurvive from 2001. Kung 1.7 yun, so ibig sabihin mga nasa 850. Okay, 850,000. Kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 850,000 yung natira ngayong 2019. So ibig sabihin, they're already 18 years old. Okay, so 18 years old yung ginagamit ko kasi kami, sa amin, sa team namin, hindi kami nagpapasali ng minor unless may parents' consent na pinapayagan siya ng magulang niya or guardian niya na gawin yung business. Okay, hindi kami yung nagpapasali ng kahit mga bata, may mapasali lang, di ba? Though hindi namin dinidiscriminate yon. Ang point lang namin is, ayaw namin yung katulad na na-experience ko before na yung mga kabataan, nagagalit yung magulang nila kasi hindi alam kung saan nagpupunta yung pala nasa networking na. Tapos yung iba, ginagamit pa yung pan-tuition nila para lang makapay-in. So, hindi namin ginagawa yun. Ayaw namin ng ganun. Kailangan, kapag minor, below 18 years old, kailangan nila ng parents' consent galing sa magulang nila na pumapayag or yung guardian nila pumapayag na pumasok sila, sumali sila sa Team Genuine, sa team namin. So, kaya 18 yung ginamit ko dito na basehan. So, ibig sabihin ko, ang 850,000 yun, actually, ang konti nun. Okay, ang konti nun kasi sigurado, by the next year, may panibagong batch ng 18 na naman. From 2001 to 2019, sobrang laki. Kung hindi ako nagkakamali, parang tinignan ko kasi yung stats, hindi ko na isulat sa notes ko. Sobrang laki ng increase ng population kumpara noon. So, kung 2001, 1.7 million lang yung childbirth, search na lang din para kayo makakita statistics sa Philippines childbirth. Search nyo sa Google, makikita, doon rin naman kinuha ko. Sobrang laki kasi ngayon, 100 million plus lampas na tayo ng population sa Pilipinas. So, ang laki ng difference ng childbirth noong 2001 compared sa ngayon. So, ibig sabihin, everyday may panibagong 18 years old na naman. May bagong mag-18 na naman. By next year, may panibagong batch na naman ng mga 18 years old kasi 17 sila ngayon. Di ba kung 2002 sila pinanganak, next year, may panibagong 18 na naman. Ang dami, sobrang dami. So, eto yung tanong, 18 years old lang ba yung pinoprospect natin? Hindi naman, di ba? May mga 19, 20 and above, hanggang 40s. Hindi ko alam sa inyo. So, sa amin, siguro max na sa amin 35 to 40. Basta marunong sa gadget kasi nasa online kami. Online-based yung business na ginagawa namin. So, online-based yung strategy namin. So, kaya hanggang doon, kapag hindi na masyadong marunong sa gadget, hindi na namin pinapasali kasi ayaw namin na mahirapan sila dito. Alam mo yun, yung mga technicalities, panunood lang ng video, mahirapan sila. Kaya ako ito sinasabi sa'yo kasi gusto ko patunayan, unlimited yung prospect. Sobrang dami ng prospect. Okay. Kaya mo lang nasasabi na nauubusan ka ng prospect, kaya mo nasasabi na parang nawawalan ka na ng prospect is because unlimited yung prospect, pero limited yung mindset mo. Yun yung pinakang dahilan. Okay? Unlimited yung prospect, limitado yung mindset mo. Kasi for sure, hindi mo pa na-invite lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala mo. Yung nasa key system mo. Sigurado ako, pustahan tayo. Hindi mo pa sila lahat, as in, buong angkan mo, na-invite mo na lahat. Yung, hindi mo pa sila na-invite lahat. Ay, hindi mo pa na-share sa kanila yung business or products mo. Hindi pa sila lahat. Okay? Kasi, sigurado ako, most of you, okay, umamin ka.
kahit di ka naman umamin, okay lang. Wala naman akong pakialam. Aminin mo sa sarili mo na lang. Nung in-invite mo, trinay mo i-approach yung mga war market mo, tapos nireject ka, ayaw mo na mag-invite ng war market. Kasi ang mindset mo, i-reject ka lang rin ng iba. Tama, mali. Kung ikaw ay honest na tao, honest ka sa sarili mo, mag-comment ka dyan sa ibaba, aminin mo sa sarili mo na ginawa mo yun. Kasi ako, ginawa ko din yun. Okay, hindi ako lusot. Ginawa ko rin yun. Hinusgahan mo na yung iba mong prospect na, halimbawa, in-invite mo. Kasi sa war market nanggagaling yung masakit na rejection eh. Kapag hindi mo alam kung paano i-handle ng tama ang rejection, sa war market nanggagaling yung masakit na rejection. So, na-reject ka ng war market mo, in-assume mo, lahat ng war market mo, i-reject ka na rin. Kasi na-reject ka nito, i-reject ka na rin yan. Tapos gumagawa ka pa ng justification, alam mo yun, naging networker ka lang, naging manghula ka na din. So, ibig sabihin, ay, ito si, ano, si Bogart, wala namang pera yan, di yan sasali. Ah, ito si, ano, si Tiburcio, ano naman yan eh, tambay lang yan, di yan sasali, di yan gagawa ng paraan, imposible. Diba? Ito si, ano, si Bartolome, ah, ano na yan, maraming utang yan, di yan sasali. Diba, naging manghuhula ka na din, di ba? Naging networker ka lang, naging manghuhula ka na din. So, yun yung nagiging pagkakamali ng mga network marketers dahil di sila marunong mag-handle ng rejection. So, palagi mo lang tatandaan na pag sinishare mo yung business mo, ikaw at yung negosyo mo ay hindi iisa. Pag nire-reject ka ng tao, ng kahit na sino, hindi lang war market, lang nire-reject nila yung business mo, usually. Pag cold market, ibang usapan na pala. Pag war market, okay, pag war market, pag nire-reject ka nila, ang nire-reject nila yung negosyo mo, hindi naman ikaw. Okay? Kasi, kung i-reject ka nila, for example, in-invite mo yung kapatid mo, di ba? Pag sinabi ng kapatid mo na, dahil in-invite mo ko dyan sa networking na yan, kalimutan mo na naman, kapatid tayo, hindi na tayo magkadugo. Sa pag ganun yung sinabi sa'yo nung kapatid mo, ikaw yung nireject niya. Di ba? Meron na ba sa inyo naka-encounter ng ganun? Sa mga kamag-anak nyo? Malay man, di ko alam. Di ba? Comment ka nga dyan sa baba kung naka-encounter ka na ng ganun. Yung kamag-anak mo, sinabihan ka na, dahil in-invite mo ko dyan sa networking, kalimutan mo na na magkamag-anak tayo. Or sa magulang mo, kalimutan mo ng anak kita dahil in-invite mo ko dyan sa networking mo. Comment ka nga dyan sa baba kung naka-experience ka na ng ganun. Kasi hindi ko alam, baka meron nga sa inyo naka-experience ng ganun. Kasi ako, sa tagal ko sa network marketing, sa dami ng downlines ko, wala akong na-encounter na ganun. Even sa mga downlines ko, wala sila na-encounter na ganun. Sinabihan sila na ganun, dahil lang, sinare nila yung opportunity or yung products, very impossible. Okay? Ang nire-reject kasi nila ay yung negosyo mo. Hindi naman ikaw eh. Kapag yun na sinabi nila, ikaw yung nire-reject nila. Ikaw mismo. Diba? So, ikaw at yung negosyo mo, hindi kayo iisa. So, pag nire-reject nila yung negosyo mo, ah, okay, sige, fine. Naiintindihan ko, next time na lang. Balikan mo na lang sila, no means not now. So, alam mo na yan, paulit-ulit na yung sinasabi ng mga uplines, paulit-ulit na rin yung sa mga training. So, ganun, unlimited yung prospect, limited lang talaga yung mindset mo, kasi nga, takot ka sa rejection. Kaya, sinasabi mo na naubusan ako ng prospect. Pero ang totoo, ayaw mo lang talaga ma-reject na sobrang dami ng prospect. Ngayon pa lang, kung saan ka nakaupo ngayon, tumingin ka na sa paligid mo eh. Diba? Kung nandiyan ka sa bahay nyo, nasa school ka, nasa trabaho ka, ba nanonood nito, nasa public place ka, tumingin ka sa paligid mo. Hindi ba prospect niya mga yan? Ano tingin mo dyan? basta mga tao lang na nag-exist? Diba? Prospect niya mga yan. Diba? So, yun yung palagi mong isipin na unlimited yung prospect. Limited lang talaga yung mindset mo. So, dalawa lang naman yung pinagkukuna namin ng prospect, online and offline. Majority yung pinagkukuna namin online, which is Facebook. Okay, Facebook. Sa ngayon, wala pa naman kami ibang ginagamit. Hindi ko pa na-try mag-prospecting sa Instagram. May YouTube ako, pero hindi ako nagpo-prospecting sa YouTube. Hindi ko pa na-try, kaya hindi ko pa isi-share sa inyo. Pero siguro in the future, pag nasubukan ko, nagbigay sa akin ng magandang result, i-share ko din sa inyo kung paano. Pero sa ngayon, online, puro Facebook lang. Lahat ng meron sa Facebook, Facebook friends, Facebook groups, yun yung majority na ginagamit namin para makakuha ng mga prospect, Facebook page. Pagdating naman sa online, mga offline events, mga non-networking events, non-MLM events, ibig ko sabihin, yung walang kinalaman sa networking ng mga events like church event, charity events, fun run, di ba, birthday celebration, wedding, yun, offline. O di ba, na-overlook natin yung mga yan kasi nga, ang mindset natin, gusto natin, pag nag-prospect tayo, sasali na lang. Na walang kahirap-hirap. Wake up, wala ka po sa fantasy world na sa real world ka. Walang ganun. Sa tingin mo ba yung mga uplines mo na mga idols mo? Sa tingin mo ba ako, hindi ako nare-reject? Sa tingin mo yung mga idols mo, hindi nare-reject? Tanungin mo sila. Baka mas marami pa yung nag-reject sa kanila kaysa sa na-invite mo. Sa lahat-lahat ng na-invite mo. Ano na kasi kami, immune na kami sa rejection kaya hindi kami nauubusan ng prospect. Paano kami immune sa rejection? Paano ka ba na nai-immune sa pain, sa sakit? Paano ka ba nai-immune sa
mga bagay na hindi ka sanay gawin. Yun, pagsanay ka na, nandun na. Pagsanay ka na, wala na. Wala nang ano, wala nang emosyon. Wala nang kung ano pa mang drama. Kasi sanay na ako eh. Paulit-ulit na nangyayari. And naiintindihan ko na it's normal. Kahit gano'n ka pa kagaling, kahit gano'n ka pa katalino, kahit alam mo pa yung secret unicorn magic powerful strategy kung meron ka man makitang ganun, which is wala. Walang ganun. Kahit ikaw pa yung ano eh, marereject ka pa rin eh. Kahit ikaw pinakamagaling na networker, sa tingin mo yung mga pinakamagagaling na network marketers, pinakamagaling, yung mga legends, sa tingin mo di sila na-reject? Tanong mo sa kanila. Pag sinabi nilang hindi sila na-reject, sinungaling yun. Huwag ka naman niniwala dun. So, sa offline, ang dami. Ang daming ano, sa mga parents' sporting events, sa mga piyesta. Ang dami. Kahit nga walang events. Diba? Sa paligid-ligid mo lang. Diba? Lumabas ka. Dami ng tao eh. Prospects na. Ngayon, ang nangyayari kasi, ang pagkakamali kasi na, magkaiba yung prospecting sa inviting, ha? So, itama natin yung ano natin, itama natin yung ating terminology. Magkaiba yung prospecting sa inviting. Ang inviting, ini-invite mo na kagad sa negosyo mo. Ang prospecting, most of the time, nangyayari yan sa cold market. Hindi mo sila kilala. Poprospectin mo muna, magbibuild mo muna ng rapport. Yung ibang mga networkers kasi, mga tamad, kaya walang resulta. Yung mga tamad, ayaw ng process. Yung iba naman, gusto mabilisang yaman, yung mga mukhang pera. Di ba? Tatamaan ka lang naman kung ikaw yun. Okay, I hope hindi ikaw yun. So, mukhang pera, gusto. Ano ang tingin sa taong? Pera. Diba, pag nakakita ng tao, mga naglalakad na pera, naglalakad na 1,000, naglalakad na 2,000. Pag ganun ang tingin mo sa tao, mahirapan ka talaga sa negosyo mo. Or mahirapan ka talaga sa business mo. And karamihan sa inyo, hindi nyo naman kasalanan na ganun ang tingin mo kasi ginagaya mo lang yung mga uplines. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng mga unethical networkers kasi gusto lang nila kumita lang ng kumita. Wala silang pakialam dun sa tao na pasasalihin nila. Wala silang pakialam kung masisira ba yung buhay ng taong pasasalihin nila. Gusto lang nila commission, 'di ba? Para may pambaliw, para may maisabay sa lifestyle nila, para may maisabay sa ego nila kasi ang tingin na sa kanila ng mga tao ay mga superpower, 'di ba? Superpower, superstar upline na. So kailangan makapagpasali, kahit magsinungaling, basta makapagpasali para ma-maintain yung status ng mga ego nila. So, yun yung nangyayari. Diba? Ayaw gawin yung, ano, yung matrabaho na tama. Yung pagbibuild ng rapport, pagbibuild muna ng relationship from cold market, gagawin mo muna ng warm market. Yung cold market, invitein mo na ka, tapos papawirin mo ng papawirin. Diba? Makaka-experience ka talaga ng rejection pag paulit-ulit na ganun. Unless, katakot-takot na kasinungalingan yung gagawin mo. Eh kaya ka nga nanonood nitong videos ko kasi ayaw mo nga gawin yun. Mas masarap pa rin yung pakiramdam o napakasarap ng pakiramdam na kumikita ka sa network marketing business mo at nakakatulog ka ng maayos kasi alam mo, wala kang nilolokong kahit na sinong tao. Ang sarap sa pakiramdam ng ganun. Alam mo sa sarili mo, wala kang kaba na mararamdaman na what if hindi to kumita, sisihin niya ako, ganun. Yung mga ganun-ganun. Wala kang kaba na mararamdaman kasi alam mo, ethical yung ginawa mo. Alam mo, pinasali mo siya knowing na hindi magiging madali at mabilis itong business kasi legal to. Di ba, hindi tayo yung mga scam na mag-invest ka lang, yayamang ka na, wala kang gagawin. Hindi tayo ganun. Hindi ganun ang network marketing. So, wag natin iparamdam sa prospects natin na ganun. Kung hindi sila willing na magtrabaho sa tulong natin, sa guidance natin, kahit na may guidance natin, huwag mo pasalihin. Di ba? Huwag mo pasalihin. Aanin mo yung komisyon. Tapos in the end, magiging sakit mo siya ng ulo kasi ayaw niyang trumabaho. Ayaw niyang trumabaho, ayaw niyang mag-training, ayaw niyang aralin yung negosyo, ayaw niyang gawin yung mga natututunan niya. Takot siya, gusto niya sa comfort zone lang. Kasi nga, pinaramdam mo sa kanya na madali. So siya, akala niya, hindi niya kailangan gawin yung hard work. Akala niya, basta invite lang, okay na. Tapos ikaw sisisihin niya sa huli bakit di siya kumita. Or worse, sisisihin niya, ay, networking scam yan. Kasi hindi siya kumita. So, para sa kanya, ang pananaw niya, basta networking, scam kasi hindi lang siya kumita. Yun ang tingin niya, basta hindi siya kumita, scam na yun. Pag kumita siya, legal. Ganon yung nangyayari. Yan yung chain effect ng nangyayari kapag ka unethical yung ginagawa ng mga networkers. Eh, wala tayong magagawa sa kanila. Ang magagawa natin ay sa atin. Okay, ang magagawa natin, i-controlin natin yung sarili natin na It takes time para mag-build ng rapport sa prospect. It takes time. Pero mas madali na silang pasalihin kapag meron ka ng rapport sa kanila. Na-build mo na yung trust. Kung hindi man sila ang sumali, baka sila yung magdala sa iyo sa mga tamang tao. Pag meron trust tayo sa isa't isa doon sa prospect natin, ang dali lang natin humingi ng referrals. Di ba? Ang dali na lang natin humingi ng referral. Eh, may trust siya sa atin. Sige, bigyan kita referral. Kung ayaw niya eh. O, di ba? So, eh, pero matrabaho eh. So, kung tamad ka at gusto mo easy money, wala na akong magagawa sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hintay mo na lang yung karma bumalik sa'yo.
Ay, bahala ka sa buhay mo. So, kung gusto mo yung kakarmahin ka in the end, yung kikita ka naman lang, tapos babagsak ka ng mas matindi, ay, sige, ikaw, go ahead. Buhay mo yan, di ko buhay yan. Pero kung gusto mo yung tamang paraan na pag nag-succeed ka, pag nakaangat ka na, mag-stay ka na doon, or tataas ka pa ng tataas, gawin mo yung ethical, gawin mo yung tama. Kasi ang karma mo tama din. Okay? So, ayo, marami kang natutunan dito sa video na ito. And make sure apply mo kaagad yung mga lahat ng mga natutunan mo. And kung nagustuhan mo, like mo and i-share mo sa teammates mo, sa downlines mo na nahihirapan sa prospects, nauubusan daw sila ng prospects, i-share mo to sa kanila. And by the way, meron akong ginawa na brand new ebook. So this is it's October 2019. So brand new siya sa ngayon kasi kagagawa ko lang, katatapos ko lang, na tinatawag na Unlimited Prospects Handbook. So itong ebook na ito, itong mga shinare ko sa iyo dito sa video na to, part siya ng ebook. Okay, part siya ng ebook. So doon matututunan mo saan ka makakakuha ng mga prospect, and at the same time doon mo matututunan kung paano yung mga tamang approach, paano sila tamang imbitahin sa negosyo mo. Warm market, cold market, offline, online, doon ko tinuro. Okay, lahat ng mga na-experience ko, na-experience ang downline ko, yung mga ginawa namin na strategy, doon ko tinuro sa Unlimited Prospects Handbook. So hanapin mo lang yung link sa ilalim ng description ng video na ito. Hanapin mo lang dyan, Unlimited Prospects Handbook. Then, panoorin mo yung video, then tingnan mo, i-check mo kung sa tingin mo ay makakatulong sa'yo, go ahead and bilhin mo yung ebook. Okay? May bayad yun, by the way. So, bilhin mo yung ebook kung sa tingin mo makakatulong sa'yo. Pero kung sa tingin mo hindi makakatulong sa'yo, di, huwag mong bilhin. Okay? Apply mo na lang kung ano natutunan mo dito sa video na ito. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!